Thank you, Boss Mark. Thank you. Anyway, nakaka-excite. Ang dami-dami natin ngayong gabi. So, marami na nagka-cheque, marami na nagka-kotse, marami na nagka-bahay, at marami pang magkakabahay. Marami pang buhay na magbabago. Marami ng income na dagdagan. So, sa pamamagitan ng grupo na to, sa community na to, marami pa tayong buhay na babaguhin. Kaya lagi nating pagbubutihan. Anyway, simulan ko na. Pero bago ko simulan, may tanong muna ako. Sino sa inyo sawang-sawa na ang problema sa pera? Sino sa inyo? Problema pambayad ng kuryente, pambayad ng renta, matrikula. Sino sa inyo? Na minsan, ultimo load, problema mo pa. Wi-Fi sa bahay, problema pa. Sino sa inyo? Marami ba sa inyo? Marami lang pagod? Ako, pagod na. Actually, hindi ako sawang-sawa. Sukang-suka na ako. Bago na banggit, bago may kwento siguro sa inyo kung ano yung nangyari sa buhay ko, bago nangyari yung Ferrari, bago nangyari yung Lamborghini, bago nangyari yung bahay ko, okay? Bahay ko po may swimming pool. Okay? 450 square meters ang bahay ko po. 5 tao lang po kami ron. So, sobrang luwag po para sa amin. Bago po lahat mangyari lahat yan. Travel sa Amerika. Actually, maraming travel sa Amerika. Maraming travel din sa Europe. Lalo na sa Asia. Lalo na sa Dubai. Bago mangyari po yung lahat ng lifestyle na yan. Kagaya nyo rin po ako, naging bago. Kagaya nyo rin po ako, naging first timer. Kagaya nyo rin po ako, naimbita. Okay? Pero kagaya rin naman nagka-resulta, kagaya nyo rin akong sumubok. Pero bago nangyari yun, na-invite muna ako. That time, estudyante po ako noon. Edad ko po noon 21, right? Estudyante po ako, engineering student po ako. May isang kaibigan ako ang sinabi lang sa akin, pare, sama ka, magkakapera tayo. So, syempre, pera, sumama ako. Mahalaga ba ang pera? Tingin nyo, mahalaga ba ang pera? Ang pera, sobrang mahalaga. Bakit? Pag wala kang pera, paano ka kakain? Pag wala kang pera, paano ka magpapagamot? Hindi masagot ng gobyerno yan. Tama, mali. Pag wala kang pera, paano ka magpapaaral? Pag wala kang pera, paano yung pang-araw-araw? Tama, mali. Pag wala kang pera, paano yung kuryente? Tama, paano yung tubig? Paano yung... Lahat! Paano lahat? Tama, paano lahat siya kung walang pera? Okay? Pero ako po, 21 siya naman invite ako. O, ito ah. First year pa rin po ako nun. 21 years old, first year pa din ako. Alam niyo po ba, bago po ako naging milyonaryo, 10 taon to ako sa college. Bago po ako naging milyonaryo, at the age of 22, ang algebra ko po, take 4. Pag sinabi ng professor, the Python, 3x plus 2y, alam mo, sagot ko, ma'am, siret, hindi ko po alam. Hindi po ako magaling mag-English. Noong high school po, nag-aral po ako sa Letran College. Letran. High school po ako noon. Scholar po ako. Kasi basketball player po ako noon. Kaya lang ang matindi, hindi po ako pumapasok. Kaya repeater po ako, pito bagsak, pati music. Ang gusto ko i-establish dito, hindi ako matalino. Hindi ako kagaya ng karamihan sa inyo, nakatapos. Hindi po ako ganun. Okay? Pero kahit ako po ay bagsak sa grades, okay? Sorry po sa word, hindi po ako tanga. Alam ko po ang malaki at maliit na pera. At alam ko po sa puso ko na kailangan ko ng pera. Okay po? So, in-invite ako, sumama naman ako dahil pera. Sabi ko kasi, ganoon din naman eh. Kung hindi ako gagawa ng pera ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan? Tama? Ganoon din naman eh. Pagka-graduate ko, kung gagraduate man ako, gagawa rin ako ng pera eh. Eh, ba't hindi pa ngayon? Tama? Marami akong oras na nilalagay sa barkada. Tama? Marami akong oras na nilalagay sa mga bagay na wala namang katuturan. Ba't hindi ko palitan yon ng tungkol papunta sa mga pangarap ko? Tama? Kaya magagawa ko siya. Kasama po ako sa opisina. Sa totoo lang po, gulat na gulat ako.
kasi pinag-uusapan po nila pagyaman. Alam niyo, nagulat po ako. Nagulat ako, at the same time, pumasok yung konting duda. Bakit? Sabi ko, hindi naman tayo close. Bakit tayo, ba't kayo concerned sa pagyaman ko? Mahal niyo ba ako? Parang ganon. Isang bagay pa, ba't mas lalong gumarabi po yung pagdududa ko? Kasi ang pinag-uusapan namin, milyon. Magiging milyonaryo daw. Alam mo nung narikisaritang isang milyon, dalawang milyon, yung magiging milyonaryo. Sa totoo lang po ah, gusto kong suntukin sa mukha yung nag-invite sa akin eh. Gusto ko po ng milyon. Hindi pa ako magkukunwari sa inyo. Gusto ko po ng milyon. Kaya lang, feeling ko kasi, binubudol-budol ako. Feeling ko kasi, niloloko ko. Alam niyo yun? Kasi mahilig po kasi ako mag-compare. Sabi ko, bakit gano'n yung kapitbahay ko? Labing lamang taong siman yun, hindi naman yung mama na. Okay? Labing lamang taong siman, dollar ng sweldo, taon-taon na sa barko, at waiter yun sa barko sa cruise line. Ang waiter po sa cruise line, malaki kinikita noon. Bakit? Dahil sa tip. Hindi lang sa sweldo, dahil sa tip. Pero bakit siya? May kapitbahay po ako. Gumanawid sa college, suma cum laude. Okay? Suma cum laude po. Pag pumapasok po sa Makati, naka-coat and tie. Ang tawag sa kanya, sir. Minsan pa nga, boss. Pero sabi ko, bakit ganun? Bakit hanggang ngayon, mahirap pa din. Judgmental ba ako? Hindi po. Kasi kapitbahay ko po rin siya. Hindi ko nabanggit kanina. Laking squatter po ako sa Caloocan City, dito po sa Manila. Pwede niyo google yan. PNR Compound, Caloocan City. Okay? Doon po ako lumaki. Marami po akong mababasa po yung story ko sa Google, sa Yahoo, YouTube. Marami po ako video sa mapapanood niyo po ako. Alam niyo, sabi ko sa sarili ko, kung sila hindi umaman, isang seaman, nadala ng sweldo, isang cum laude, hamas yung mura ko. Tama? So I decided, tignan ko na lang po ano pwede kong pakinabangan. Total, nandun na rin lang din ako. Sa madaling sabi po, pinakinggan ko, alam mo, sobrang galing ng speaker, wala po ko naiintindihan. Wala ko naiintindihan kasi, alam nyo yun, nung una kasi, parang ayaw ko pang, alam nyo yun, dahil parang hindi pa ako ready yung pakinggan. Tandaan nyo po, maiintindihan mo ang negosyong to pag ready ka ng intindihin. Matututunan mo to pag ready ka ng matuto. Tama? Magkakaresulta ka dito pag disidido ka na. So, ginawa ko po, sabi ko sa kaibigan ko, hindi ko naiintindihan yung negosyo. Okay? Pero isang, anong bagay ang gagawin ko? Alam mo sabi niya, mag-iimbita ka lang. Alam mo, nung marunig ko yung mag-iimbita, alam mo sabi ko sa sarili ko, mag-iimbite lang pala eh. Kaya kong gawin yan. Alam niyo po, dalawang bagay, ba't po ako nagkaroon ng interest? Una, sa salitang 500,000 a month. Sabi niya na, 500,000 a month. O parang ganito, sino may gusto kumita 500,000 a month? Sino sa inyo? Gusto niyo? Gusto niyo rin ba kumita ng 500,000 a month? Sige, pakitaas ang kamay. O, nakikita ko kayo lahat ngayon. Okay. Di ba? O, tinan mo ha. Ako po nung una, sabi ko nga, wag na lang muna 500,000. Kahit 300 lang. O, tignan nyo to ha. Nai-imagine mo ba ano na ang magiging itsura mo pag kumikita ka na ng 500,000 naman? Nai-imagine mo ba ano na mga sinusuot mong damit pag may 500,000 ka na? Nai-imagine mo ba kung yung mga magulang mo ay magtatrabaho pa ba? Mamamasok ka pa ba yan? Pag may 500,000 ka na? Sa mga magulang na nandito ngayon, sa mga may anak na nandito ngayon, nai-imagine mo ba ano ang almusal ng anak mo kung may 500,000 a month ka na? Saan kaya rin ka shopping? Nai-imagine mo ba kung paano ka na mag-grocery kung 500,000 a month ka na? Tama? So, ibig sabihin, kung may 500,000 a month ka na, buong bahay mo naka-aircon na. Pag may 500,000 a month ka na, malakas na loob mo pumunta ng grocery. O baka SNR na. Depende sa lugar. Tama, mali. Kung may 500,000 a month ka na, iba na ang amoy mo. Kung may 500,000 ka na, iba na ang forma mo. Iba na datingan mo. Iba na ang aura mo. Kung may 500,000 ka na, ibang-ibang-iba ka na. Nakuha mo? So sabi ko, 500,000, ang sarap, di ba? O, ito ngayon. Ano yung pangalawang bagay? Una, 500,000, nagpakilig sa akin. Ano yung pangalawa? Yung salitang chance. Ano yung chance? Parang ganito. Tignan mo ito, ha? Maraming paraan para kabita ka ng 500,000. Una, mag-artista ka. Ang tanong, maganda ka ba? Ganda yarn? Ganda yarn? Nakuha mo? Kung ikaw ay babae, tanongin mo sarili mo, maganda ka ba? Makinis ka ba? Totohanan lang. Mestisa ka ba? Matangos ba ilong mo? Matangkad ka ba? Real talk po. O sa mga lalaki, gwapo ka?
Gwapo ka. Mestizo ka. Nakuha mo ako. May talent ka. Nakuha mo. Nakuha mo. O sige, wag mag-artista. Basketball player. Magaling ka ba? Nakuha mo. Maraming pwede. Ito tanong. Qualified ka ba? Nakuha mo. Sabi nila, maging CEO ka doon ng kumpanya. Pwede. Pwede. Pero yung talino mo ba? Sintalino na CEO? Yung skills na meron ka? Applicable ba sa pagiging CEO? Nakuha mo, ibig ko sabihin? So sabi ko sa sarili ko, ganito, kung ang gagawin ko lang mag-iimbita at maniniwala, may chance na ako, bakit hindi? Nakuha mo ako? Kung may chance ako, kahit maliit, susubukan ko na. Bakit? Kasi baka kumita ako na malaki. Sabi ko nga, hindi mo kuman maabot ng 500,000. Balay mo, 400. Hindi ko maabot yung 500. O sige, 300. Susi pa ba ako? E drop out naman ako. O parang ikaw, pag pumasasaktan na, 300,000 ayaw mo pa. E sweldo mo nga, wala pang 50,000. Sorry po ah, diretsuhan po tayo. Nakamig ko kong sabihin, kaya po ako nagagusto. Ito yung problema ngayon. Gustong-gusto ko nang sumali. Okay na ako. Okay na ako. Pero alam niyo ba, babalik pa rin ako sa reality na wala akong pangsali. Alam mo, sa totoo lang, buti na lang matibay ang loob ko. Matibay ang dibdib ko. Buti na lang malakas ang loob ko. Bakit? Nung nalaman ko na wala akong pangsali, I can easily say no. Ang daling tumalikod. Yun ang pinakamadaling gawin eh, umayaw. At pinakamadaling gawin, umayaw, magduda eh. Tama? Kasi i-convince ko yung sarili ko na okay na yung ginawa ko. Justification ang tawag doon. Tama? Ang daling gawin nun eh. Pero masabi ko sa sarili ko, maaaring wala ako pera ngayon. Ngayon yun, pero may paraan ako. Ano ba ginawa ko? Nangutang ako. Utang. Kasi ganun din eh. Oh. Ang utang, may dalawang muka ang utang. May bad utang, may good utang. Kung nangungutang ka para pumorma lang, magyabang at magyaman-yamanan sa social media, maling utang yan. Kung nangungutang ka pang business, walang problema. Good utang yan. Kahit kayo na mo itanong. Okay? Kung pang negosyo, walang problema. Okay, ba't ako hindi takot mangutang? Simple lang. Di ba may kasamang produkto yan? Ba't ako matatakot? Tsaka hindi lang yon. Hindi ko man gawin yung pangungutang pang negosyo ko. Kaya naman, pag nagkaroon ng emergency, may na-hospital, mangungutang din naman ako eh. Mas malaki nga lang. Tama, mali. See? Mas madali sabi, nungutang po ako, nakapag-join ako. Ngayon, nakajoin na ako ngayon. Now, ang tanong, hahatawin ko ba o hindi? Guys, ito ah, kukwento ko lang sa inyo. Marami nagtatanong sa akin, okay, paano ba maging kagaya ko? Ako po kasi, di ba dati 500,000 a month? A month, eh, pwede na ako, di ba? Alam ba dumating yung time, at the age of 23, 24 years old, kinikita ko po yung 500,000 4 days. Okay lang ba yan? 4 days. Kung dati, 1 month okay na, 4 days na kinikita ko. Ito maganda, wala akong boss. Kinikita ko 500,000 4 days, minsan 5 days. Okay? Pero gumigising ako sa oras na gusto kong gumising. Ibig sabihin, kinikita ko ay ganyang kalaki, hawak ko ang oras ko, may buhay pa rin ako. Pero alam mo ba, maraming tao, kumikita rin na kinikita ko noon. Pero tali na sa negosyo. Hindi na ma-enjoy yung buhay. Pangit yun. May pera kung wala ka namang oras, wala ka rin buhay. Mas maganda na, marami ka ng pera, marami ka pang oras. Tama? Yun po yung buhay na binigay sa akin ng gantong negosyo. Now, okay, ba't ko siya hinataw? Okay, ba't ko pa nagbutihan? Simple lang. Naghanap ako ng pagkakataon. Trignan ko yung reality. Okay, ba't ko siya ginawa? Simple lang. Ano pa ang chance ako kumita na 500,000? O parang kayo. Okay na nandito ngayon. Saan kamay ng Panginoon mo kukunin ngayon yung 500,000 naman? Trabaho? Tatingin nyo? Kung opinion ko tatanungin, malabo, dahil ang trabaho ho ngayon, ang uso po ngayon, ay tanggalan. Tanggalan, hindi tanggapan.
Tama. Nagbabawas sila ng empleyado. Hindi siya tumatanggap. Nakanya ibig sabihin. So malabo yun. Inisip ko yun. Lalo ngayon pandemic. Nako po, sigurado. Alam niyo naman, maraming negosyo nagsasara ngayon. Tama? So ano pa, bakit ko siya ginawa? Sabi ko, kung magkatrabaho ko, pwede naman, kikita ko. Kikita lang, pero hindi ako yayaman. May sweldo eh, kikita. Pero ito mahirap. Sa pagtatrabaho, ano ba una mong kailangan? Dapat graduate ka. At ang masakit, hindi lang basta dapat graduate ka. Tama? Hindi totoo na pagka-graduate mo, yayaman ka. Hindi totoo yun. Walang ganun. Bakit po? O tinan mo ha, Pilipinas kasi ito. Hindi pantay-pantay dito. Dito, pag ang eskwelahan mo, hindi sikat, mahihirapan ka. O tanongin ko kayo ha. Ang huling eskwelahan ko po ay Centro Escolar University, CEU. Apat kami ng Malacanang. Okay? Maynila po. Manila. Okay? Kung kayo, tanongin ko kayo ha, kung kayo ang employer at mag-a-apply, kunwari graduate ako, mag-a-apply ako sa inyo, kayo employer. CEU, ang kasabay ko Lasal. Sa tingin mo, sino kukunin? Lasal o CEU? Ano tingin nyo? Lasal po. Lasal. Oh. Talagang Lasal. Alam ko, Lasal. Masakit tanggapin. Pero wala akong magagawa dahil yan ang reality. O sige, masipag ako eh. Matyaga ako eh. Apply ako ulit sa'yo. Kasabay ko naman, Ateneo de Manila. Sino kukunin? Tingin nyo, sino kukunin? CEU, Ateneo. Sino kukunin? Ateneo! Walang duda yan! O sige, masipag ako, di ba? Di ba matyaga ako? Apalay ako ulit sa'yo. CEU, kasabay ko naman, UP, Diliman. Sino kukunin? Sino kukunin? Tingin nyo, UP! O paano kami? Paano? Ah, guys, eto pa. Eto pa. Ako, taga Maynila, nahihirapan pa. O, wag masasaktan, ha? Reality lang tayo. Ang eskwelahan ko, Manila, nahirapan pa. Paano pa pag probinsya? Tama, mali. Alam kong alam mo yan. At dapat alam mo rin yan. Nakuha mo? Paano? O sige, granted matanggap ako. Granted matanggap ako. Okay. Swerte. May backer. Okay, natanggap ako. Magkano man ang swelduhan niya yun? Dito po sa Manila, sa pagkakaalam ko po, ang minimum wage ay 537 pesos per day. Kanina, pinapakita ni Willis kanina yung slides. 8 hours a day daw. Sorry, Willis, ha? Kulang. 9 hours yun. 1 hour doon, break time. 8 hours yung duty. Tama? 8 to 5. 9 hours yun, eh. Tama? Eh, yung travel time. Papunta pa, uwi, traffic. Imagine mo, 12 hours ang ibibigay mo sa boss. 13 hours para sa pagkano? 537. Yan ay kung Manila rate ka. May tanong po ako, magkano ba ang rate sa Cebu at sa Iligan? O sa Cagayan de Oro? May idea po ba kayo? Magkano po? Oy, puro O4 Cebu? Oh my God! O, good news po. 404? O, good news. Ang isang kilong liempo, 360. Saklap, no? Nayaman, hindi. Nayaman? Nayaman? Tingin nyo. Agoy, 365, Cagayan de Oro. Alam nyo ba, sa tindahan po, malapit sa amin, sa tindahan, alam nyo, meron mini grocery sa PhilInvest. Ang repolyo, 360 pesos. Ang Cagayan, 360 pesos per kilo. Sales lady, 200, Iligan, agay ko. Saklap, besh. Tama? So, yun po yung mga bagay na inisip ko, kaya ako, kinumbinsi ko yung sarili ko, hatawin ko talaga. Kahit mag-abroad ako. Kung mag-abroad ako, pag OFW ako, wala naman pong masama. Walang masama mag-OFW. Kaya lang, ano ba nagiging trend lagi? Ang OFW, kapag ka ginawa ko yan, at pagka hindi ako magastos, matipid ako, may pera akong uwi. Tama? Kala ito masakit. Pag end of contract na, pag uwi ko ng Pilipinas, may sweldo ako, wala. Meron, wala. Tingin nyo. Wala. Yung perang dala ko, magagastos ko,
Pag nagastos ko, mauubos. So, ano mangyayari ngayon? Paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang. O, sa mga UFW, makakarelate kayo dito. Sana hindi ka ganito. Ang UFW, darating may pera. Ang uwi, pagdating sa Pilipinas, lagi ko sinasabi, kung uwi ka ng Pilipinas, 1 week lang. Pinakamatagal, 2 weeks na. Tapos alis ka na agad dito. Bakit? Mauubos ka rito. Tama, mali. So, ano nangyari? Ang OFW ngayon, pagdating ng Pilipinas, may alas pa yan. Tama, maraming gold yan. Pag alis, boost na. Ang OFW, tinan niya to, uutang yan. May magpapautang. Bakit? May trabaho sa abroad eh. Ano nangyari? Makakautang. Makakautang yan. So ano masakit ngayon? Yung unang sahod at pangalawang sahod pambayad ng utang na iniwan sa Pilipinas bago umalis. Ikot-ikot lang eh. Tama? Ikot-ikot lang. Ah, mali. Marami kasing ibang tao, kagaya ko po, no? Nung una, inspired ako. Gusto ko mag-seaman, dollar ang sweldo. Alam mo, na-realize ko. Pag ako nasa Amerika, dollar ang sweldo ko. Malaki ang dollar. Totoo po yun. Pag dito mo ginagasto sa Pilipinas. O bakit? Pag dollar ang sweldo mo, nasa Amerika ka, ano ba ginagastos mo? Peso, dollar. Di ba dollar din? Eh di ganun din. Tama, mali. See? Yun po yung mga nirealize ko. So wala na ako ng choice. Nakita ko na ginawa ng ibang tao, hindi yung mama. Ba't ko pa gagawin? So ginawa ko pa nag-network ako. Tumuloy-tuloy lang ako. Alam mo, naging puhunan ko, lakas ng loob. Yun ang kailangan mo. Ang una mong kailangan, hindi ito. Ang una mong kailangan, ito. Hindi ito. Marami kang kilala. Ito po ah. Nasasabihin ako, huwag kayo masasaktan. Pero alam ko, makakarelate kayo. Marami kang kaibigan, punong-puno nito. Pero wala nito. Nangyayari, not to discredit anybody ah. Pero marami kang nakita, hindi matalino. Okay? Bagsak ang grades. Nagbubulakbol. Undergraduate. Kagaya ko. Pero, naka-sports car. Hindi matalino. Okay? Pero maraming pera. Ano ba, di ba? Pero wala na pinakamaganda. Meron ka na nito, meron ka pa nito. Tama? So, isang bagay, kailangan yung subukan ng maximum 88. Bakit po? Ito yung business na walang requirements. Ito yung business, graduate ka o hindi, okay lang. Ito yung business na kahit anong edad mo, dito pwede ka. Alam mo sa trabaho, sa pag-a-apply, may overage doon. Dito sa maximum 88, walang overage dito. Tama mo? Maximum 88, kahit mahiyain ka, okay lang. Kahit maximum 88, kahit bagsak ka sa mat, pwede. Bagsak ka sa computer, pwede. Undergrad ka, pwede. Yan naman, ha? Tama mo? Hindi ka marunong computer, o pwede. Lahat ang binanggit ko, ako yun. So, ang point ko, simple. Ang maximum 88, ito yung business na nagbabago ng buhay. Ito yung business na ang tao hindi lang para kumita, hindi lang yung pera-pera lang, para kumita lang. Kasi sweldo sa trabaho, kumita ka dun eh. Pwede kayo maman. Walang bago na bubuhay. Walang nangyayaring bago sa'yo. Diba? Habang katrabaho dito, o sige, pakicomment mo ano nagbago sa'yo. Kung may empleyado rito ngayon, sige, be proud. Ano napundar mo? At ilang years ka na dyan. Nakuha mo ako, etong maximum 88, hindi nito basta kumita lang. Ito yung nagpagbabago ng buhay. Ito yung negosyo na nagbibigay ng pagkakataon kahit sino ka. Ito yung negosyo, ano man ang kulay ng balat mo, ano man ang height mo, kahit pango pa ang ilong mo, dito, pwede kang umasenso. Basta gustuhin mo lang. Tama? Tingnan nyo, MJ Canoy, wala pang 30 yun, kakabili na ng bagong kotse niya, Mustang. May bahay na rin yun. Para kung magkukwento ko na bawat taga-kotse, hanggang mamaya tayo rito. Sherry Antan Last, 24 years old, naka Mercedes-Benz na sports car, yung SLK, yung mababay bubong, 24 years old, undergrad din yun. So, anong point ko? Ang maximum 88, nagbabago kami ng buhay. Pag tinatanong ako, ano binibenta ko? Ang binibenta ko hindi sabon, ang binibenta ko, pagbabago ng buhay. Ang binibenta ko, pangarap. Ang tanong, bibili ka ba? Naka nyo ako. Lakas na ng loob. And, tinan nyo. Huwag mo, o meron mga kagaya ko. Meron ba yung kagaya ko? Yung
Hindi graduate. Sige, taas kamay. Sige. Ba, pareaction naman. Meron ba dito? Tandaan mo to. Huwag mong titignan ng mababa yung sarili mo. Yan ang problema ng ibang tao. Magbaliit ang tingin mo sa sarili mo. Kasi bilang iba, ayoko mag-join. Bakit? Kasi hindi ako matalino eh. Ayoko mag-join. Kasi wala akong bakal sa business. Ayoko mag-join. Kasi mahirap lang kami. Tandaan mo to. Huwag mong tignan mababa yung sarili mo. Tira niyo yung kamay. Diba? Tira niyo yung kamay ha. Iba-iba ang sukat. Kung isipin mo, kung panturo, ito. Tama? Pang-tabmark, ito. Tandaan mo, may kanya-kanyang role. Tama? Pero tingnan mo ha, magkakaiba man ang haba nila. Pero, subukan mong isara. Nagpapantay-pantay sila. Tama, mali? Pag meron kang bagay na hahawakan, tignan mo ito ha, tignan mo ha, nagpapantay-pantay sila. Nagtatabi-tabi sila. Pero pag ginanyan mo, iba-iba laki. Pero pag ginanon mo, nagpapantay-pantay. Ang point ko, simple. Sa buhay, hindi man tayo pantay-pantay ng estado na nagsimula. Pero tandaan mo, sa pagyaman, magpapantay-pantay din tayo. Tama, li. Ako, oo, mahirap ako. Noon. Dati, hirap ako sa pera. Noon. Iba na ngayon. Kaya ipikwento ko sa inyo. Kanina, galing po ako ng SM Mega Mall. Meron po kasi akong bunso. Alam mo, nagpunta ako ron, nakapambahay lang. Alam mo, ginawa ako? Lahat ng kailangan kong bilhin, kasi hindi ko kailangan, binili ko. Bili ako stroller, bili ako high chair, kung ano yung mahal na brand. No problem. Samantalang dati, walang pambili. Pero ba't ko kinukwento? Hindi ko pinagayabang yung ginawa ko kanina. Okay? Hindi ko pinagayabang yun. Ang gusto ko makita mo, yung freedom na magawa ko yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati, na ngayon nagagawa ko na. Tandaan niyo po, ang pagbe-business, ang una, hindi ito, ito. Kasi ito po ay nahahasa. Ang utak na tuturuan. Okay? Hindi mo alam yung business, hindi magpaturo ka. Hindi masama ba magpaturo? Hindi ka marunong nito? Ginaguide ka, may training, attend ka lang. Pero alam mo ito, yung lakas ng loob. Sorry po ah, pagkatao kasi ito. Yung lakas ng loob, DNA mo yan. Oo, bobo ko sa school. Proud. Proud ako. Oo, dapat na mag-English. Oo. Pero alam mo, marami na akong ginawang milyonaryo. Nadami na. Lagpas na sa kamay mo. Pati sa kamay ng buong pamilya mo, lagpas na. Anong point ko ngayon? Kasi ang puhunan natin dito, hindi naman yung 10,000 eh. Yung 10,000, hindi puhunan yan. Hindi yan yun. Ano puhunan? Lakas ang loob. Lakas ang loob. Okay nyo? Kaya mo. Huwag mo pagdududahin yung sarili mo. Kasi yung sarili mo, yan lang yung tao na hindi ka iiwan. Tandaan mo, jowa mo, pwede kang iwan. Ah! Sakit, no? Sakit. Sakit, no? Sakit. Ano na, friend? Di ba? Jowa mo, pwede kang iwan. Kapatid mo, pwede kang iwan. Paano mo? Magulang mo nga, pwede kang iwan. Pero may isang tao ang hindi ka iiwan. Sarili mo. Kaya huwag mo siyang pagdududahan. Ako po, inisip ko lang, kung kaya ng iba, kaya ko rin. Tao sila, tao rin ako. Ang kinakain nyo, kanin tsaka ulam. Sa Cebu, masarap ang siomay. O, lamang nyo yan. O, kinakain ko rin tsaka ulam. Ano pinag-iba natin? Ako po, pagod na sa hirap. Ayoko na ng buhay na walang choice. Yan mo, pag walang pera, nagutom ko sa labas, hindi ka makakain sa restaurant, wala kang pera. Sa bahay ka kakain. Pero pag may pera ka naman, okay, may option ka, ano ba? Lobster ba? Tiger prawns ba? Lechon ba? May option. Ama, pag mayroong sakit, gano'n mo pa, masarap ba maraming pera? Tingnan nyo. Masarap ba maraming pera? Ano tingin nyo? Okay, masarap maraming pera kasi nabibili mo yung gusto mo. Tama? Pero bukod doon, masarap pag marami kang pera kasi pag marami kang pera, may option ka, may choice ka. O paano yung choice? O ganito. Sa school, pang mag-aaral tayo. Pag wala kang pera, saka mag-aaral. Sige, pwede sumagot. Pag wala kang pera, saka mag-aaral.
Sige, pwede sa lodot. Saan? Public. Tama? Public. Anong pera eh? Mahal sa private eh. Lalo pagka Manila. Mahal, di ba? Baka mo? So, pag walang-walang, pag walang-walang pera sa sandadalin, sa house, self-study. Tama? Balikta rin natin. Pag maraming pera, saan mag-aaral? Hindi lang basta private. Dito, sa Manila. Dito, sa amin. Saan? Ateneo, Lasal, International Schools, sa Brent. Yan ang eskwelahan ng mga may pera. Tama, mali. Tama? Pag sobrang dami ng pera, saan mag-aaral ng anak? Sa Estados Unidos. Tama, mali. See? Oh, tignan mo. Pag may sakit, walang pera, saan ka dadalhin? Government hospital. Hindi ko minamaliit ang government hospital, pero madumi. Tama, mali. Tagapin mo o hindi, yan ang reality. Tama? Wala kang pera, ano gamot mo? Generic. Tama, mali. See? Pag walang-walang pera, saan ka dadalhin? Tira mo to, ito pa. Wala kang pera? Wala kang pera? Pag taga Manila ka, sa kadadalin, PGH, Philippine General Hospital. Pag taga Quezon City ka, dito rin yun, East Alt Medical Center. Tama? Yan naman. Pag walang pera talaga, saan dadalin? Sa manghihilot. Ano gamot mo? Boiled leaves. Pinukuluang dahon at langis ng nyog. Tama? Baligtarin rin natin. Pag marami kang pera, nagkasakit ka, saan ka dadalhin? Dito, sa amin, sa Metro Manila. Dito. Saan? St. Luke's, Makati Med, Asian Hospital, Medical City. Yan ang hospital na mga may pera. Saka mo sabihin sa akin ngayon na hindi mo kailangan ng pera. Saka mo sabihin sa akin ngayon na hindi mo kailangan ng extra income. Tama? So, ibig sabihin, pag may pera ka, gagaan ang buhay mo. Pag may pera ka, maraming serbisyo extra ang mabibigay sa'yo. Ospital, mabango, hindi malansa, hindi mainit. Yan ang totoo. Tama? Tama sa akin po, maximum 88, kahit sino ka, pwede mo naman kitain yung kinikita ng iba rito eh. Ang kailangan lang, matuto ka mag-desisyon. Tama? Tignan nyo, maraming ibang tao kasi, dina-justify eh. Wala akong pera. Nasabi mo wala kang pera. Kapatid, antagal mo na sinasabi yan. 5 years ago sinasabi mo wala ka pa rin pera. Hanggang ngayon ba wala pa rin pera? Ano nagbago sa kwento? Same-same lang. Nakaya po ibig sabihin, matagal mo na sinasabi wala kang pera. Hanggang ngayon ba yan pa rin ang dahilan mo? Paano ka makakakaroon ng pera sa future kung ngayon hindi mo gagawa ng paraan? Kaya po ako ay nangutang. Sabi ko, wala akong pera ngayon, pero may paraan ako. Kung wala akong pera ngayon, kung si Mark Dapito walang pera ngayon, hanggang kailan ako walang pera. Tama, kaya gumawa ko po ako ng paraan. Sabi ko, yan naman ito ha, 10,000 naman. O, kunwari lang. Hindi ko kinita yung kinita ko. Kunwari, 10,000, kumita lang ako ng 10 million. Susi pa ba ako? O sige, huwag 10 million. Yung 10,000 mo at 10,000 ko, kumita na ng 1 million. Choosy ka pa ba? Taka mo ako, yun lang ang kapital mo, nag 1 million. Ito maganda. Ang kita sa M88, depende sa hataw mo. Ako sinipagan ko. Sabi ng iba, kailangan pala dyan, masisipag lang eh. Bakit? Ano bang pagkakakitaan ng pera ang kailangan tamad ka? Taka pa yung sabihin, sabi ng iba, para lang sa masipag yan eh. Bakit? May nakita ka bang pagkakatakin ng pera? Pagiging tamad, yayaman? Walang ganun. Tama? Kaya ako sinipagan. Bakit? Ang laki ng kita eh. Nung nakatiyam ako ng cheque, lalo ko siyang pinanggigilan. Bakit? Kasi nagawa ko, posible pala. Nagsimula po ako sa 4,000. Unang linggo ko, 4,000. Ano mo sabi ko? Nung na-incas ko yung cheque, sabi ko, totoo pala. Ba't di ko pagbutihan? Kumikita ako, sabi ko, di ba kumikita ako? Sabi ko sa sarili ko, ang tamang gawin dito, masipagan ko para dumoble. Ang masakit, hindi dumoble. Nag-apat na doble. Hanggang sa nakailan doble na siya.
Ako niya gusto iparating sa inyo. Maximum 88 ang kita mo dito, depende sa iyo. Tama? Sabihin na, marami iba, ibang tao sasabihin, eh, may iba sumali sa mga ganyan, hindi naman kumita eh. Hindi ibig sabihin pangit ng kumpanya. Nasa tao, laging nasa tao yan. Parang eskwelahan. UP, good school. Ano tingin niyo? Good school? Lasal, good school. Ateneo, good school. Ano tingin niyo? Yes. Good school. Liceo, good school. Yes. May bumabagsak, wala. Meron. Ibig sabihin ba, pangat ang Liceo, pangat ang Lasal, kasi may bumabagsak? Pangat ang UP, kasi may bumabagsak? No. Kasi estudyante, yung pumasa, nag-aral. Yung bumagsak, ano ginawa? Nag-cutting classes. O bakit? Lahat ba na nag-doktor? Naging doktor? Lahat ba, nakuha mo? Lahat ba na nag-exam, pumasa? Lahat ba nag-board exam, pumasa? Nakuha mo ako? Bakit? Lahat ba na nag-doktor, yumaman? Lahat ba na nag-accountant, yumaman? O baka nga ikaw, tagal mo natatrabaho, hindi ka pa rin yumayaman. So, ibig sabihin, nasa tao pa rin. No? Maximum 88. Sundan lang po natin yung sistema. Sundan lang ang sistema. Mag-pagayad lang po tayo. Lahat to posible. Okay? Last po, bago po tayo mag-iwahiwalay. No? Meron na po ako sasabihin sa inyo. Takinig po kayo mabuti. Alam niyo po, ang pera, malalaman mo pagka marami o konti na lang. Pag ang pera mo makapal, madami pa. Pag ang pera mo manipis, paubos na. Pag ang pera mo kulay violet pa, 1,000 pa yan. Pero pag ang pera mo orange na, 20 na lang yan. Tama? So nalalaman mo kung ang pera ay paubos na. Parang gasolina. Parang gas sa kotse. Di ba ang gas, ang kotse, may meter yan? Pag ang gas, nasa F, ano ibig sabihin? Nung F? F, ano ibig sabihin? So nakakaalam, pwede sumagot. Ano? Full. Full tank. Pag nasa E, ano yon? Empty. No, enough. Enough? No, empty. So ibig sabihin, malalaman mo kung paubos na. Nasa E na eh. At may warning pa yan. Pag nasa E, pag naubos pa ng konti yan, nabawasan pa, umiilaw pa yan. So may warning. Alam mo pag maubos ka ng gasolina. Tama? Ulitin ko. Ang pera, malalaman mo pagpaubos na. Ang gasolina, malalaman mo pagpaubos na. Pero alam nyo, ang oras, hindi mo alam kung paubos na. Hindi mo alam kung ilang oras para dito sa atin sa dito sa mundo. Kaya sana, habang nabubuhay ka, make a difference. Sana, no, in case kulin tayo ng Panginoon, sana ang mga tao meron ikukwento about sa atin. Sana ang buhay mo maging inspiring. Ako po, hindi po talaga ako matalino. Aminado po ako. Lola ko, magulang ko, talagang galit na galit sa akin, pag rin sa pag-aaral. Pero isa lang ang sigurado ko, proud sila sa akin. Bakit? Kasi kahit mahirap kami, kahit bagsak ako, at least of 22, naging milyonaryo na ako. At least of 22, hindi na ako umaasa sa mga magulang ko. Ako na inaasahan. Itanong po ko sa mga nandito, lalo po sa mga 24 years old pababa. Ano pwedeng asahan sa iyo ng mga magulang mo? Ano pwedeng asahan sa iyo? Pwede ba sila maging confident in terms of money sa iyo? Kaya ba nilang magdepende sa iyo? Make them proud. Make them proud. Maximum 88. Okay? Dagdag nila po sa ginagawa ninyo. At sigurado ako, sundin lang sistema. Sundin lang yung mga coaches. Magpaturo lang. Pag di mo naintindihan, pwede ka magpaturo. Hindi ka marunong normal yan. Paturo ka. May kilala ka bang doktor nung pinanganak, nag-doktor agad? May kaibigan mong engineer. Nung pinanganak ba yan, paglabas na sa nanay niya, meron agad hawak na T-square saka ruler. Di ba wala? Inaral din. Napuyat, napagod, tama? So, napag-aaralan. Nung pinanganak ka ba, paglabas mo sa nanay mo,
paano ko kagad magsalita at maglakad. Di ba natuturuan, natuturuan? Nung pinanganak ka ba kagad, pang-college ka na? Di ba nag-elementary, nag-high-school ka pa? Tama? So, pwedeng pa din matutunan. Ako po, inaral ko, ginawa ko, pinagbutihan ko, at the age of 22, yung drop out, milyonaryo na. Kaya niya rin yan. Maniwala ka, magtiwala ka sa sarili mo. And last, hindi ka dadali ng Panginoon dito kung hindi ka para dito. Maraming dahilan para hindi ka makinig dito. Maraming dahilan para hindi mo pansinin to. Marami siyang pwedeng gawin para hindi ka matuloy. Putulin yung internet, magpadala ng bagyo, mag-brown out, malubat ka, magkasakit ka, pero still nandito ka. Tama? Sa buhay po wala aksidente. Sa buhay, lahat po ito ay talagang ano, destiny to. Okay? Kaya good luck po sa lahat. Marami na po naghihirap ngayon. Please, huwag na po tayong dumagdag. Marami nang mahirap, bawasan natin sila. Okay? Abutin po natin sila, bigyan po natin ng opportunity. And para, no, para hindi na tayo kasama sa problema ng bayan. Okay? Tandaan niyo po ah, ulit-ulitin ko. Kaya mo to. Maraming salamat po. Wow, wow, wow!